Magandang araw muli! Pag-aaralan natin ngayon ang tungkol sa pagpaparami ng 2 hanggang 3 digit na mga bilang gamit ang multiples ng 10 at 100. Narito ang ating layunin. Una, nakikilala ang pamamaraan ng pagpaparami ng 2 hanggang 3 digit na mga bilang gamit ang multiples ng 10 at 100. Pangalawa, napaparami ang 2 hanggang 3 digit na mga bilang gamit ang skip counting ng 10s at 100s. Sa ating nakaraang leksyon ay natutunan ninyo ang tungkol sa pagpaparami ng 2 digit na bilang sa pamamagitan ng 2 digit din na bilang na may pagpapangkat or multiplying with regrouping. Lutasin natin ang pagsasanay. 56 times 17. Maunang mag-multiply by 1s. 56 times 7. 6 times 7. Sagot ay 42. Ihanay ang 2 sa ilalim ng 7 o sa 1's place at ang 4 sa 10's place. 5 times 7. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Idagdag ang 4 na ating na-regroup. 35 plus 4 is 39. 56 times 7 is equal to 392. Isunod natin ang 56 times 1. Tandaan, any number multiplied by 1, the answer is the number itself. Meaning to say, ang sagot dito ay 56 pa rin. Ihanay ang 6 sa ibaba ng 9 at ang 5 sa ibaba ng 3. Atin ang pagsamahin ng 2 partial product upang makuha ang kabuuang sagot. 2 plus 0, 2. 9 plus 6, 15. Iiwan ang 5 sa 10's place at ihanay ang 1 sa 100's place. 3 plus 5, 8. Idagdag ang 1, 9. 952 ang ating kasagutan sa 56 times 17. Ating tuklasin ang isang sitwasyon. Si Ginang Rema ay may 11 kahon ng lapis na may 10 piraso bawat kahon at 12 kahon ng ballpen na may 100 piraso bawat kahon. Ito ay ipanliligalo sa mga anak ng mga locally stranded individuals or LSI dahil sa COVID-19. Ilan ang kabuuang bilang ng lapis at kabuuang bilang ng ballpen? Sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Una, ilang kahon ng lapis mayroon si Ginang Rema? Pangalawa, ilang pirasong lapis mayroon sa bawat kahon? At pangatlo, kung ikaw ay isa sa mga makakatanggap ng regalo, ano ang iyong mararamdaman? Sagutin natin ang unang tanong. Ilang kahon daw ng lapis mayroon? Mayroong 11 or 11 na kahon ng lapis. Pangalawa, ilang piraso mayroon sa bawat kahon? Ang bawat kahon ay may lamang 10 pirasong lapis. At kung ikaw ay isa sa mga makakatanggap ng regalo, ano daw iyong mararamdaman? Siyempre, makakaramdam tayo ng kasiyahan. Magiging masaya tayo dahil may nakaisip at may mabuting loob na magbabahagi ng kanilang blessings. Kung bibilangin lahat ng lapis at ballpen na iririgalo ni Ginang Rema, ilan ang kabuuan nito? Narito ang iba't ibang strategiya na kailangan tandaan sa pagpaparami ng bilang gamit ang 2 hanggang 3 digit gamit ang multiples ng 10 at 100. Maaari tayong gumamit ng repeated addition ng multiples ng 10 at 100. Unahin natin ang multiples ng 10. Kung mayroong 11 kahon ng 10 lapis, ilan kaya lahat ito? Uulitin lang ang 10 ng 11 beses or skip count ng 10 11 times. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110. 110 lahat ang bilang ng lapis. Next ay ang multiples ng 100. Merong 12 kahon daw na merong 100 na ballpen bawat kahon. Let's skip count 100 12 times. Sabayan niyo ko. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1,000,
1,100, and 1,200. 1,200 lahat ang ballpen na ipamimigay ni Ginang Rema. Napakadali lang, di ba? Ito ay ang paraan gamit ang repeated addition o paulit-ulit na pagdaragdag. Para naman sa pangalawang paraan, ay maaari natin gamitin ang short method o ang place value method. 11 times 10. Sa pagpaparami na may multiples na 10 at 100, madali lang ang hakbang sa pagkuha ng kabuuan nito. Aalamin mo lang kung ilang zero ang ginamit at i-multiply ang mga natirang bilang. Halimbawa, sa 11 times 10 ay merong isang zero. Sipiin ito at magsimulang i-multiply ang mga natirang bilang. 11 times 1. Sagot ay 11 pa rin. Ang ating kasagutan ay 110. Next ay ang 12 times 100. Ilang zero ang inyong nakikita? Dalawa, tama. Copy the two zeros and let's start multiplying 12 and 1. 12 times 1, anong magiging sagot? 12, tama. Itabi ito sa ating kinopyang zero. The answer is 1,200. Kung mayroong 110 na lapis at 1,200 na ballpen, alamin natin kung ilan ang kabuuan nito. 0 plus 0, 0. 1 plus 0, 1. 1 plus 2, 3. And let's bring down 1. Ang lahat ng bilang ng lapis at ballpen ay 1,310. Ngayon, subukin nating sagutin ang iba pang hamong gawain tungkol sa pagpaparami ng bilang gamit ang dalawa hanggang 3-digit na gamit ang multiples ng 10 at 100. Number 1, 60 times 200. Ilang zero ang inyong nakikita? Tatlo, tama. Copy the three zeros and let's start multiplying the numbers 6 and 2. 6 times 2 is equal to 12, correct. 60 times 200 is equal to 12,000. Next ay ang 116 times 80. Copy the zero and let's start multiplying 116 times 8. Mauna tayo sa 6 at 8. 6 times 8 is equal to 48. Iiwan ang 8 sa hanay ng ones at i-regroup ang 4 sa hanay ng tens. Next ay ang 1 at 8. The answer is 8 plus 4, 9, 10, 11, 12. Dahil dalawang digit ito, kailangan nating mag-regroup. Iiwan ang 2 sa hanay ng tens at i-regroup ang 1 sa hanay ng hundreds. Next ay ang 1 at 8 again. Still, the answer is 8 plus 1, 9. Our answer is 928. So, itabi ito sa ating kinopyang 0. The answer is 9,280. Napakadali lang, di ba? Ngayong alam mo na ang mga hakbang sa pagpaparami ng bilang gamit ang multiples ng 10 at 100, ay ipagpatuloy mo na ang mga natitirang gawain sa bahaging isagawa at karagdagang gawain ng inyong module. Tandaan lang na sa pagpaparami ng bilang gamit ang dalawa hanggang tatlong digit na gamit ang multiples ng 10 at 100 ay maaari mong gamitin ang paulit-ulit na pagdaragdag or repeated addition at ang place value method. Ikabit lang ang zero o mga zeros sa sagot o product.